Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang pobre. Kumusta na po kayo? Tingnan niyo yung lugar ko, oh. Probinsyang probinsya. Dito ako laging dumaraan kapag papunta sa kumpanya namin at pauwi. Yan, dito rin ako dumadaan kapag nahuli akong pumasok. Dito yung pinaka road ko. Uwi na po ako niyan. Doon ako nang galing. Sa taas. Baba po ako. At doon ako pupunta. Diyan sa road na yan. Nakita niyo po. Napaka-init ng sikat ng araw. Summer ngayon. Daraan tayo doon sa ano. Tingnan nyo. Kapag tag-ulan dyan, makikita nyo yung iba-ibang mga gulay dyan. Agaya ng repolyo, yung cauliflower, broccoli, pechay, kalabasa, patola, opo, kamatis, sibuyas, at iba-iba pang mga gulay. Para siyang sa Baguio yung kanyang mga itinatanim dito. At ang mga gulay dito parang yung mga gulay sa Baguio. At sa mga prutas naman, napakadami mga prutas na tumutubo dito. Gaya ng peach, plums, apricot, mansanas, ubas, orange, pomegranate, kiwi, iba-iba pong mga tumutubo dito, mga halaman, mga punong kahoy, mga prutas. Ngayon makikita nyo, dahil summer na, walang masyadong nakatanim ngayon. Pagdating ng winter niyan, makikita niyo yung mga tanim dito. Kagaya niyan, yung mga halaman dito. Yan. May mga mansanas sila. May mga plums. Yellow apricot. Ayan yung mga mansanas dito, mga nakatanim. Tingnan ninyo yung mga nakatanim dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, plums. Ito po, makikita nyo. Yellow plums po yan. Iba-ibang klaseng mga plums. May kulay pula. Ayan po. Ito po yung plums na sinasabi ko. Dilaw po yan. Napakadami, oh. Makikita nyo. Ito po yung plums. Yellow. Tikman natin. Harap niya po. Napakadami, oh. Hindi ako pwedeng pumasok kasi nakabakod. Kukuha lang tayo dyan sa labas. At dito naman sa side na yun, ayun yung mayroon naman mansanas. Ayun, oh. Patapos na po ang pamumunga ng mansanas. Ayan, oh. Ayan po yung apple. Kita nyo po. Ito naman yung peach. Yellow apricot, kiwi, tsaka yung loquat. Iba-iba yung mga tanim dito. Sabi nyo, nakakabusog siya. Ano itong dyan po kami kumukuha ng mga prutas. Iba-iba.
kaga-edit. Ayun o. Ay, kita nyo po. Ayan. Mga bunga po ng mga plums yan. Yellow plums po ito. Kaya kapag gusto nyo kumuha, at kumuha ako ng mga plums dito, free po ito, unlimited. Wala pong bumabawal. Ito po. Mantusawa. Huwag nyo lang sasayangin, at kapag kumuha kayo, yung mauubos nyo lang. Ayan po yung plums na sinasabi ko, yung yellow plums. Napakatamis niya. Gusto natin. So tayo na po. Nakapag-enjoy na naman ako. Dito yung daan. Dire-diretso doon papunta sa accommodation ko. Yung mga nakaraang araw na pinakita ko sa inyo, first naman yon yung teras. Ayun yung mga prutas dito, tignan niyo. Iba-ibang klase. May kiwi, may peras, may pomegranate, yellow apricot, oranges, figs, plums, peach, apple. Yan dyan yung mga nakatanim na prutasan namin dito. Doon naman yung sinasabi ko sa inyo, yung peras. Yung sinasabi natin mga peers na kapag Pasko, makikita natin ito. Kaso wala na siyang bunga. Nakuha na. Ayan na dyan. Ito po yung peras. Nung nakaraang pinakita ko po sa inyo, may mga bunga pa siya. Ngayon ubos na. Kukunti na lang. Ayan o. Ito yung peras. Ayan o. Kita nyo. Ito yung peras na puno. Naubos na ang bunga niya. Dahil nga sa maraming ibon na kumakain. Ayan po. So tayo na. Kumuha lang ako ng ilang piraso na may merkendahin. Yun nga, yung plums. So, aakit tayo dito. Doon yung daan papunta sa accommodation ko. Doon ako galing. Tingnan nyo, probinsyang probinsya. Diba? Ang init. Ang araw. Pero dito, pagdating ng buwan ng Nobyembre, malamig na. Ngayon palang summer, June, July, August, ayan, September, October, anim na tag-init, anim na buwan na taglamig. So ito yung plums na kinuha pa. Habang naglalakad ako, nagmemorinda ako. Ang sarap niya. So ito yung sa taas. Galing tayo doon. Malayo-layo pa rin yung lalakarin ko. At napakainit pa ng sikat na araw. Exercise na rin. So, kapag gusto kong lumakad, lakad-lakad lang. So, may exercise din. Hindi yung panay nasa sasakyan pa. So ito yung daan. Hinihingal ako.
Ayan na. Dalawang daan dito, may daan pa dun sa taas. At dun ako nagmula. So daan po tayo dito sa banda rito. Probinsyang probinsya itong lugar na ito. Tingnan ninyo, walang masyadong mga kabahayan. Yung mga kabahayan nasa taas. Nakapagod. Yung ba tayo iikot doon? Ayan. Yung daan na to, mataas. Kita nyo? Diyan ako dumadaan araw-araw pagpauwi. Nakapagod. Meron naman ako service, kaso lang parang gusto ko lumakad eh. Mas maano yung naglalakad tayo, pinapawisan tayo. Kasi araw-araw na lang nasa sasakyan ako. Yeah. Pwede naman tayo ng maglakad. Pinaka-exercise na rin. Diba? Ayan. Ito yung daan na papunta doon sa kumpanya ko. Meron naman din dito yung daan dito. Doon ako galing. Ito sa taas to. Doon tayo sa lugar doon. Kita nyo po. Dalawang road to. Kaya dito rin ako dumaan. Para ipakita rin yung daan na ito. Pahinga muna ako. Diyos ko po. Pagod na pagod ako. Lumakad ako dun sa init. Mamaya pa ako makaka-uwi niyan. 20 minutos ang papunta ron eh. Kapag may sasakyan ka. Pero kapag naglalakad kang ganyan, malambat na yung 40 minutos. Mamaya pa ako makaka-uwi nito. Malayo-layo yung dinadaanan ko eh. Tahinga lang ako dito sa puno. Itong puno na ito. Presko. So tayo na po. Baka tanghalian tayo sa pag-uwi. Napakainit pa naman. So lakad pa tayo banda ron. Pagod. Ingal na ako. Maganda naman to sa kalusugan. Yung nag-exercise tayo. Para naman matanggal naman yung cholesterol natin. Diba? So punta pa tayo dun. Medyo malayo-layo pa yung lalakarin ko. Itong sa side na ito, sa ibaba na yan. Diyan ako kumukuha ng mga mini-merienda ko. Yung cactus, yung prickly. First cactus. Kita nyo? Yan o. Yung pads. Itong pads na to. Yan kakain yan. Yung hindi masyadong matanda. Ito yung mga kinakain. Yung cactus na yan. Yung mayroon ng matigas na ganyan, mapait na yan. Banda ron may bunga siya sa gitna. Yan yung kinakain na cactus. Pero maghintay pa lang tayo ng ilang araw, makakakuha na ako dyan, makakarbes na tayo ng cactus. Kasi ilaw pa. Makikita mo tong cactus na to kapag hinog na, yung ma-orange-orange siya. At kulay pula-pula. At ang ano nito, lasa nito, lasang papaya. Ayan siya. Kita nyo yung cactus na yan. Yan ang mini merienda. Kapag nahinog na yan, kukuha tayo dyan. Kita nyo po. So tayo na po. Nakita ko lang po yung mini merienda ko sa papayan. So ito na tayo dun. O yung mga nakarang araw, doon ako dumaan. Nakikita niyo yung bahay doon.
bato. Yun. Doon yun binlogs ko ng bahay ng Saudi. At dito rin banda sa side nito, meron din silang kabahayan yun. Yung bahay ng Saudi bato. So, nakahingal talaga yung init. Kita nyo may hinog ng cactus oh. Yung isa ang laki, kunin na tingnan natin kung makuha na. Ayun siya, taas. Ayun, sa taas. Paano kung makukuha na mataas? Ayun, sarap sana yun. Malaki na, pero sa susunod na lang pa masyadong mga hinog yun dito. Yung iba nagtataka bakit daw kinakain itong cactus. Opo, kinakain po yan. Huwag po kayo magtaka na talagang kinakain to, lalo na sa mga bansang India, sa America, part of ano, Washington. Yan, kinakain po yan talaga. Tingnan nyo banda rin, marami na yung bunga. Dito may mga hirap-hirap na rin. So punta tayo dito. Tingnan natin itong banda rito. Para maniwala po kayo, kasi kapag nag-aano tayo, nag-crop tayo, kailangan totoo yung papakita natin sa tao na talaga kinakain, diba? Hindi yung salita lang tayo ng salita, hindi naman pala totoo. Siya. Kaso makakatakot siyang kunin. May maliliit siyang mga tusok eh. Baka naano ko, nabuksok ako, hirap na. Ayun siya. Meron mga hanap dito na ilang piraso. Nakakatakot. Sakit. Ito siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Cactus. So, i-proof ko lang po sa inyo na totoo yung sinasabi ko na kinakain ito. Para maniwala kayo. Para kung sabihin nyo, nabukuman ako hindi po talaga kung kinakain ito yan. Siya, oh. Ang pag-ano nito, kailangan naingat ka, kasi kapag pagkakamali mo dito at kapag kinain mo, tutusok-tusok ang uso mo. Kasi nga yung arte ko naman, talagang maarte talagang kumain nito, kasi iingatan mo yung kanyang mga tinik. Ayan po ang kulay ng bunga ng cactus. O yan, oh, proof po para po maniwala kayo. Ayan o. Sarap. Para sa lasang papaya, mabuto nga lang. Sarap. O diba? Yan, para maniwala po kayo. Na hindi ako nagbibiro na kinakain po talaga yung cactus. So yung mga nagtatanong dyan na kinakain po ba yung cactus? Opo. Conforme po sa cactus, may cactus po na hindi kinakain. At itong sinasabi ko na ito, kinakain po yun. Prickly pears cactus po yan. Tsaka yung pods. So, tawad tayo na po. Nakita ko lang po sa inyo na proof na yung cactus na yun ay kinakain. Sa mga hindi naniniwala na yung cactus na yun ay hindi pwedeng kainin. Ayan, nakita nyo naman po, diba? So, tayo na. Pauwi na ako. Pero, mabuksok siya.
maano, matinik. Ingat lang sa pagkuha ng cactus na yan. Yan sa iba, dyan sa ibaba, oh, napakadami. Binakura nila. Kasi nga, yung iba, tinitinda nila yan. At minsan ito, tinitigan nila talaga. Tinitinda nila natin. Tinitinda ko minsan sa harap ng mosque pag-araw ng Friday. Maliliit yung mga tusok. Ano na ako na tusok ko. Mamaya magbukas. Nakalayo po ng lugar ko, di ba? Lalakaran ninyo yan hanggang doon sa pinagmulang ko doon. Sikat ng harap, nakakapagod. Anyway, kahit na maano siya, mainit. Sige, lakad. Paano tayo makakakuting doon? Hindi natin pagtsatsaga. Ito yung daan pa pababa doon. Ito naman ako. Dalawang road dyan, ito tsaka doon. So dito tayo. Kapag namamalente ako, nakakit pa ako pa ganyan, pa ganun. So nakakapagod talaga. Malapit na po tayo. So ayan guys, sana nag-enjoy po kayo sa panonood na ginawa kong video at binags po sa inyo. Maraming maraming po salamat sa panonood. God bless po. Enjoy watching po.